Ayun, so good to be saying guys, ngayon po ay October 17, 2022. So first day ng trading natin, nangangamoy bounce si PSE natin for this week. So akala ko magde-drop din siya kagaya ng ginawa ng US market natin last Friday. Medyo malakas yung profit taking nila. Pero ngayon, pumabol yung market natin. Ibig sabihin, umakyat din siya instead na bumagsak naman yung kanyang direksyon. So umakyat tayo, so 1.11% yung nakalagay dito na gain natin for today. So 5,970 yung ating index. Pero yun nga, yung pakiramdam natin ngayon, medyo good vibes tayo sa market. Kahit na meron tayong negative 36.5 million na net foreign selling. Kasi parang ang dami ng stocks natin yung, ewan ko kung napapansin nyo, pag nagtitingin kayo ng mga chart, marami na yung nagko-crossover yung MACD formation. Dati kasi yung MACD, yung blue line natin, na doon lang lagi sa ilalim ng red line. So marami ako na-scan over the weekends na nag-crossover na nga siya. So may konting good sign talaga dito sa market natin. So hopefully na-price in yung ating mga inflation. So 2 weeks pa bago natin makita ulit yung mga next na inflation data naman natin. So dahil dyan, maganda ipitik ng market natin, tapos yung futures ng US sumabay din siya, okay din siya. So marami sa mga stocks natin nga is naglundagan for today's trading. Okay? So finally, si SEC at saka dito kay BMC, so magkapatid naman tong dalawa na to. So isa lang yung catalyst niya is yung nakita natin na dividends declaration po ni SEC. So meron nga siyang dividend. So kaya pala maingay na siya last week. Nagkaroon ng breakout yung price action natin sa kanya. So talaga nga magbibigay siya ng dividendo. So kinocompute ko kanina mga around 8% yung nakita ko na dividends ni SEC simula nung time na i-announce niya. So medyo nag-up yung closing natin kanina. So SEC at saka DMC yung bida dito sa mga trending stocks natin. Okay? So si dito natin, not so good yung balita na not necessarily para kay dito. Nakita kasi natin nag-drop yung price action natin more than 5% today. Di ba kasi yung last time, ayun ko nakita yung post ko last weekends, si President Duterte, si dito yung boto, nakita natin, di ba, mga telco to, over the weekends, si BBM kasama ni Converge natin, yung isang Dennis Oy natin. So, yun ba yung dahilan? Kaya bumagsak si dito natin. Pero sa disclosure, nagbenta kasi yung ating isang executive doon, nag-dispose ng mga shares. So not so good na eto nga, mababa yung price niya tapos nagbebenta pa yung mga shareholders para sa kanya. Okay? So itong si Converge, yung na-repost natin last weekends nga, sabi natin. So matunog siya last weekends. Gaya nga nung meeting nila nung isang Korean company with President BBM last Friday, alam ko, October 14 siya. Tapos si SMPH natin, so natuloy ulit yung pag-akyat niya. So finally, sumipa na siya kahit konti lang yung net foreign buying niya kasi last week, napansin naman natin, maabot siya ng 400 million na net foreign buying. Si Web, nag-trending siya kasi malakas yung galaw niya. So, maabot din siya ng more than 6% na gain for today's trading naman. So, marami tayong stocks na individual stocks na nag-akyatan talaga yung price action. Kaya nga, good vibes tayo ngayon dito sa ating markets. Okay? So, guys, yung ating disclaimer, as usual, maganda or pangit yung ating market. Yung ating review is for education purposes. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the mga stocks. Due diligence lang po, may risk sa market. So, kanya-kanya yung aral po tayo kung anong stocks yung gusto nating bilhin. So, pag-aralan mo na lang kung bakit mo siya binibili naman para alam mo yung gagawin, mag-drop or umakyat yung ating price action naman. Okay? So, follow mo din ako guys dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. So, subscribe ka lang. Kung hindi ka, yung mga hindi pa nakasubscribe, maraming salamat po sa pag-subscribe. Tapos, yung mga gusto ng guide dito sa ating BSC market. So, kung nalilito ka, nahirapan ka, join ka lang dito sa ating membership button. So, meron tayong join dyan. And then, meron po tayong trading committee. So, kung nag-subscribe ka, check mo na lang po yung mga uploaded videos natin. So, meron naman. Wala tayong masyadong review sa mga companies na defer yung IPO ni Prime Infra REIT natin.
So, mahina kasi yung uptick ng market. So, check mo na lang yung mga previous na vlogs natin. So, yung mga nalilito sa tender offer, meron po dyan. Profit or loss sa stock market. So, mga sample trades lang naman. Tapos, yung ating mga basic technical indicators. So, mga traders na kagaya natin. Kailangan natin yan. Tapos, yung ating mga fundamentals. Then, follow mo din ako, guys, dito sa ating Palavi Trader Crypto Koto. Ito naman yung mga crypto games. Ayan. So, meron tayong na-review na dalawa last week. So, check mo na lang Crypto Drift at saka Trick Shot. So, mga play or games yan. So, magbalikan na kayo mga bitcoins natin. Hindi pa rin eh. So, although green siya ngayon, nasa range pa rin ng below 20K. So, follow mo din ako dito sa ating Facebook account. So, dito may vlog ako guys sa yung mga kasama natin naghanap ng mga passive income yung ating website. So, paano bumili? Pwede pala bumili ng website. And then, antayin mo na lang kung magkano yung earnings niya every month. Pero cautious lang kasi may mga kailangan kang malaman bago ka bumili. Siyempre, hindi naman lahat is kung ano yung sinasabi nila is yun talaga, di ba? So, kailangan, meron, marunong ka mag-scrutinize. So, yan yung blinag natin dito. Tapos, ito yung kay BBM natin last Saturday or Sunday na post naman natin. Okay? So, check na lang yan. Follow mo din ako dito sa ating Facebook page. So, check na lang. Same din lang yung laman. Bodega Peak is yung ating mga news. So, yung pinaka-latest natin is usually nandito sa baba, mga latest posts. So, check mo na lang yan. Tapos, yung mga generic is nandito. Tapos, yung money earner. So, ito nga yung nakapag-vlog tayo ng pakonti-konti is yung mga side hustles naman natin. Ayan. So, check mo na lang guys. Malay mo. Side din to, ano din, align din sa'yo yung mga ginagawa natin. Okay? So, tingnan natin yung ating mga Twitter posts for today's trading. So, wala naman ako major na nakita na negative news. Doon sa Russia, may negative news. So, binobomba yung, ano, yung sa sentro ng Ukraine. Mga drone naman yung gamit nila ngayon. Okay? So, net foreign selling tayo, 36.51 million. Pero okay lang, sabihin natin, good vibes tayo sa market. Kasi majority is maganda yung galawan. So, pinakamataas dito sa holding firms at saka dito sa property sector sa mining, si SEC ang nagdala niyan. Pero bumagsak naman yung ating mga finances. Ayan. So, tingnan natin bukas. Hopefully, matuloy yan. So, ito yung pinaka-main catalyst natin kay SEC at saka kay DMC. So, magkasama naman yan eh. Pag mataas yung coal prices, SEC, tataas yung valuation. Siyempre, may hawak sa kanya si DMC. Susunod din po siya. So, nag-declare siya ng 3.5 peso per share. Kinumpute ko siya nung actual na nilabas yung ano news is more than 8% yung dividends ni ano SEC natin, okay? So US stocks is okay yung galawan. So ito si SEC natin. Merong article si Ma'am April, equity crowdfunding. Ayan. So ito yata yung uso ngayon. Ayan, dalawa pala yung na-repost natin. So, na-doble. Andun natin yung isa para hindi redundant. Tapos sa PHA, so pinag-usapan din siya. Marami tayong nakita na news. Alam nyo na. Hindi kasi itutuloy ni PHA yung pagbili dito sa shares ni SpeedPay. So, hindi daw kasi kumita naman. And then, ito yung mga stocks natin na kumikita during the trading. So, marami nga tayong nakita na green. SMC, ang does not see funding issue for its power unit. ARA, downtrend not yet over. Pero si yung kasabay niya last time, si Web, umakyat yung price. ASX, form a lower high. Lower high, so ibig sabihin pabagsak. Bisbas, all out war. So ano ba tong all out war ni San Miguel natin? Hindi ko nabasa yan. Bear bounce. Bear bounce daw tayo. So baka dead cat bounce, sabi ni Phil Equity. ACN, so maganda yung opening. FGen LNG terminal on track for completion by first quarter 23. So economy BSP makes case for 75 base point rate hike. So ito yung mga next na negative news ng market natin later on, which is around November. So tingnan natin. Hopefully makalabas tayo pag hindi maganda yung market natin. Ngayon kasi parang magra-rally yung market. So magandang pumuesto. Pero yun nga, yan yung mga inaantay natin na negative news sa market. So, PHA, acquisition of SquidPay, stakes in shambles, Aslog accelerates IPO spending, BSP rate hikes, MBP hot bonds, mukha kaya tayong price niya na eh. MBP, ayan o, Squid no pay, sabi ni ano, Mercado Barkada. Aslog, they deploy money to spend on site development and construction in November. Philippine Airlines, restart Cebu Bangkok flights.
GOCC privatization being reviewed. So ano ba to? Hindi man yata stocks to ah. Improved support for small scale mining. DNR is also about to declare Minahang Bayan Area Income SUR. Ito yata yung mga ano, gumagamit ng ano yung HOS. Ito yung mga nakita ko sa GMA7 yata na article. Ayan. So gagawin siya, meron siyang Minahang Bayan. So parang legal siguro na ano, mag-mine yung mga locals doon. So anyway, hopefully safe sila doon. First Gen sees first improved LNG delivery. PAL revises 2022 target revenues. Banks real estate exposure eases to 21.8%. So broadly positive. Maybe actually got some interest on higher than average volume, but still down 7. Grabe to. Oh. So, hindi ba na-scrutinize tong si, ano, si Medic natin, 71% drop. So, Spain Easy also finally caught some relief. Pero nag-drop din yata si ano, eh, Spain Easy. No? Close natin to Trade Asia. Average inflation for 9 months is 5.1%. IMF sees more need for BSP to raise interest rate hikes. And then yung mga news, DA market, FGen, LNG on track, PAL upgrade stop line target. Quick takes on BSP, MBT, and tariff. Si MBT meron siyang ban sale. Manila Water, average non-revenue water level of 12%. SMC, doses of funding shortfall concerns. So para, ano ba yan? Kulang ba siya ng puna ngayon? Terra GLC partner for ISP, MAC unit. Okay, si MAC nagpaparamdam. SMC cash rich enough to caution high energy prices. AAB Aboitiz Real Estate Arm to launch the third enclave of Belizes. Merkado-merkada, sa hindi lang kanina. Okay, so ano pa ba hindi natin nabasa? Tapos ito yung worry natin over the weekends kasi si Nasdaq biglang nag-close ng negative nung ano, nung etong Friday na trading natin, nakita mo. Ang laki kasi ng drop kaya in-expect ko meron ding si PSE. Ang nangyari naman, nag-drop siya ng konti and then tuloy-tuloy na umakyat na yung reversal ng ating price action. Tapos yung post natin over the weekends nandito sa bandang baba naman. Okay? So, yun lang. So, good Friday. Good Monday. So, hopefully, ganun din ulit yung galawan ng market natin bukas. So, maganda makita. Magkaroon siya ng rally kasi ang tagal na natin doon sa bottom. Para nag-bottom na, di ba? Kasi higher low. Mamaya, tiga natin yung ating chart. Okay? So, guys, yung mga gusto mag-aral dito sa ating market. So, gusto nyo yung guide. Gusto nyo yung trading community. So, sali ka lang dito sa ating Patreon channel. So, kung gusto mong supportahan tayo dito, and then at the same time, mag-trade tayo sabay dito sa ating TSC market. So, pwede kang sumali dito. So, check mo na lang po yung mga requirements na nakalagay naman dyan. Okay, so refresh natin yung index ni To Trade Asia Prime. So, ngayon, negative 36 million, okay lang. Ang baba pala ng traded volume natin. Kala ba 6 billion yung nakita ko kanina? So, ang traded value natin is 3.08 billion. So, below na usual na 4 billion natin. Pero, umakyat naman. Okay lang. 1.11% yung ating gain. So, ang medyo bumagsak, RLC, Pure Gold, BDO, Metro Bank, LTG, at saka si Monde. So, parang hindi pa rin tapos yung ano ha, yung drop ni Monde. 71% po rin. No? Hindi titrade yung mga locals. 29% lang po yung ating traded value naman. Okay? So, dito sa chart natin, gumaganda yung itsura kasi meron tayong parang may rally siya na short-term rally si PSE. Hopefully, walang manggulang tang sa atin for the coming few days. So, nasa consolidation area na may pag-uptrend yung, or rather reversal. So, kasi higher low yung, ano, yung galaw ni PSEI. So, 5,000-6,000 yung pinaka-major na resistance. Hopefully, pag ano yan. So, pag nabasag yan, 6,200 yung ano, titignan natin. So, gumaganda yung itsura ng mga candles natin. Tapos, yung ganun din yung indicators. Oh. So, medyo malinaw. Meron ng galaw na maganda yung ating mga indicators. Ayan. So, ito na yung time na mga inantay natin. Diba, last time, very hopeless tayo na baka naman hindi na mag-bottom si PSEI dito sa area na to. Eh, ngayon, medyo nagbabago yung sentiment ng ating market, which is good kasi pabalik yung nakikita natin na direction in the short term dito po kay PSE. Okay, so very good. Tingin tayo sa global news. Okay, so ito pa, isang maganda. So yung futures natin, so masyado yata malakas kasi yung drop niya na 3% last Friday. So Nasdaq mukhang babawi. 1.43% yung future niya ngayon.
Si Dow, 1.07. Tapos si S&P, 1.25%. Tapos makita mo dito, ito yung nag-worry tayo over the weekend say, kasi minus 3% si Nasdaq. Ayan. So parang ano ah, ng bear trap si ano si Nasdaq natin. Tapos okay dito sa bandang Europe, sa bandang Asia, bumawi din pala siya. Pero yung iba mapula oh. So maganda yung nangyari sa atin, no? Hindi natin sinundan yung ano, galaw ng US market last Friday. Pero yung ibang stocks sa Japan, dito sa sino pa ba? New Zealand, tama ba? S&P. Ayan, so bagsak sila. Then the rest is okay naman yung ano, yung galawan ng ating Asian market. So wala nang ibang pinag-uusapan ngayon. So mukhang subside na yung ano, interest rate hikes ng ating mga Feds naman. Okay, so maganda kasi yung itsura ng ating futures for today's trading. So tingin tayo dito sa ano, sa crypto. Okay din siya, no? So papunta sila lahat sa green. Yung BNB natin, 272, 1.3K si Ethereum, and then 19K itong si Bitcoin. So majority is green. Okay, so green din yung ano, sentiment for the short term. Kaya lang, hindi na gumagalaw sa ano eh. Nasa consolidation stage si, ano, si Bitcoin natin kasi dito lang siya below ng psychological support na 20,000 level naman. Okay, so yun lang. Wala din tayo nakitang masyadong negative news dito sa ating market. So, gaya ng sabi ko, hopefully may rally tayo for this week's trading. So, very good kasi yung ano, first day, di ba? First day of the week. Last week naman, bad yung, ano, yung first day of the week. So, ngayon, maganda. So, hopefully, over the weekends, this trading week natin, basagin natin yung 6,000 na pinaka-main resistance naman. Okay? So, tingnan natin yung ating individual na stocks. Unahin natin si SEC. So, alam nyo na ha, yung pinaka-catalyst po natin is yung ating dividendo, which is, nung in-announce nga siya, is around 8%. So, na-price in na yung iba ngayon, no? Ayan, so hanapin natin. So, kung alibawa, yung candle last Friday, ang reference ko, 40. So, pag 8% yung computation natin is, so kasi 0, 3 pesos, di ba? From 40 to 43, di ba? 3.5 taon ba ako? So, halos 7 to 8% yung dividends dito sa closing natin last Friday naman. So, ngayon kasi medyo nagkaroon siya ng magandang uptick. So, anyway, technical wise, okay naman yung ano, yung ginalaw niya. So, siguro marami nag-expect na mas mataas pa diyan kasi mataas yung dividends na binibigay ngayon ni SEC natin. So, anyway, technical wise, breakout si ano si SEC sa flag, malaking flag formation ba yan or ano ba tawag natin dito? So, consolidation niya. So, meron siyang breakout dito. So, ngayon dahil meron siyang dividendo, nagli-lean ako na pumunta siya or i-touch niya yung 43.5 peso level natin dahil doon sa mga upcoming na dividend. So okay na rin yung MACD, yung RSI at saka yung ating MACD formation naman. So finally, natuloy yung ano, yung news dito kay SEC, di ba? So marami siguro nakakaalam na mamimigay nga siya during this time ng dividendo dahil bili nang bili si ano si Madam Chairman, di ba? Kahit na bumabagsak last time itong si SEC. So, meron siyang 8% na dividendo ngayon kung hindi siya o kung i-hold niya yung mga stocks niya until nung ating X date. So, hindi ko na open pala yung ano si dito, yung na-open ko dito. Hindi ko na open yung ano, yung siguro sa ano lang bukas na lang. Or tingnan niyo na lang po doon sa Twitter natin yung pinaka details or doon sa disclosure pala sa PSE Edge kung kailan yung X date naman niya. So, wag, kung gusto mo na dividendo niya, huwag kang magbenta. Antay mo yung ex-date at then pwede ka nang magbenta naman sa kanya. Okay? So, yun yung galawan natin sa kanya. Tapos, in terms of earnings for today is meron siyang 2.47% na gain. So, very good. Net foreign tayo, 22 million. Tapos, call BPI ang buyer at then Rehina call yung ating pinaka-main seller naman dito kay SEC. Okay? So, next, CDMC. So, magkapatid lang itong dalawa. Mas malakas pa ang ano galaw ni DMC no. So in-expect ko si ano ang pipitik eh ng malaki si SEC pero ito napunta lahat dito kay DMC. Sabi nga nila magmamahal yung gold prices during this fourth quarter kasi kailangan niyan doon sa bandang Europe naman. So meron siyang gain na 4.33% tapos 40 million net foreign buying, papa BCSEC buyer and then SP equity call
yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay, so very good. So tama yung hinala natin, natutuloy yung uptrend niya. So very visible yung galaw nitong si ano, DMC natin. So hopefully magtuloy-tuloy siya, ay pumunta ng kandilaan ng trading line natin. So ngayon, tingnan natin bukas kung babasagin niya itong resistance natin dito sa around 10 points. Actually, yung 10.6 pwede yan. Psychological resistance ni DMC. Tapos bullish siya, di ba? Kasi higher low ng higher low yung ating formation. Tapos yung RSI natin, majority is nasa above ng 50 levels naman. So, indication na very bullish yung mga traders natin. So, kahit pa paano, may nagtutulak, may nag-accumulate ng prices po nitong si DMC naman natin. So, 4.33% yung gain niya for today's trading. Okay? So, mga ka-dito natics, napunta na daw kay ano. So, yun lang naman yung babasa ko sa ano, Investagram. Kay Converge, pero hindi naman umakit masyado si ano, Converge natin. Si BBM, kasi dati si President Duterte yung manok. Manokes, nitong si dito natin, di ba? So, ngayon, ganun kalaki pa yung drop. Tingnan natin muna yung drop ni ano, ni dito natin. So, meron siyang drop. Medyo malaki din yan. Negative 5.75%. 3 million net foreign sell. Call video ang buyer and then Mandarin up cap sec yung ating pinaka main seller. So, ito pala yung ano natin. So, yung nakita natin na negative. Siyempre, negative sentiment to kasi nagbebenta ng shares. Yung ating Odena Corporation, si Madam, tama ba, Alisa Hana? So, yung nakita ko dito sa details niya. So, meron siya mga dinispose na shares. Hindi naman ganun kalaki, pero sige, download natin o para makita natin yung ano, yung pinaka details. Hindi ko tanda yung numbers. Tingnan natin ulit ha. So nag-dispose siya ng 500,000 shares. So anyway, gaano kalaki ba yan? So less than 1% ng hawak niya, ano. So anyway, not so good kasi yung timing naman ng ano ng disposal niya is nasa weak side itong si dito natin na yan. So ngayon, asan ba yung pinakadulo niya? Yun ulit yung ilalagay natin na support. So sayang yung ano, hindi natuloy yung ano. Malakas na resistance, pinaka-resistance natin is yung ating MA9, yung moving average natin. Ito, itong manipis na blue line. So nasa bearish side pa rin ng market si ano, si dito natin. So hindi pa natin ma-confirm ulit yung pinaka-support kasi nga hindi pa tapos, mukhang hindi pa tapos yung correction niya nitong si dito natin. So parang andito siya ulit eh. Actually, breakdown na to dito sa 2.5 na psychological support natin. So tingin-tingin ka muna. Tingnan mo muna maigi kung nagdadagdag ka kay dito natin. So double check mo na lang kasi fundamental wise, medyo mahina talaga po si dito naman natin. So ngayon, nagre-retest siya ulit doon sa previous support level natin. Okay? So not so good yung galaw ni dito. Next, si Converge. Okay, so mali yung type natin. So, yun na yun ha, yung picture na nakita natin last Friday o last weekends, over the weekends. So, yun yung pinaka-main support. Yun yung pinaka-main na reason bakit siya pinag-usapan for today. Pero hindi naman pala ganun kalaki. Bumuelta din pabalik yung, ano, yung price. Anyway, meron siyang gain 2.4%. Tapos, net foreign selling pa rin. Hindi pa tapos. Negative 15.2 million. Star All SB Equities ang buyers and then Star All SB Equities yung ating pinaka-main seller sa kanya. So anyway, nasa above naman siya ng support natin na 12.2. Tapos kung titignan mo yung picture niya, parang si dito din naman yung style niya, di ba? So talaga nilaglag nang nilaglag yung kanyang price action. So murang-mura na. Ano ba fair value natin ngayon dito kay Converge? Most likely bumaba yung fair value na ito kaya tinatapon siya ng ating mga ibang investors naman. So, meron ba tayong makikita na trend channel? So, looking at the big picture na lang muna kasi hindi pa naman siya, nandun lang naman siya sa support level. Actually, mababa nga yung sinasabi niya. So, anyway, gaya lang muna. Hopefully, nagsusupport si, ano, si Converge dito sa area natin, which is malayo pa naman siya dito sa 12.3 na pinaka-psychological support dito kay Converge naman. Okay? So, yun lang muna. SMPH, so nakikita ko lang naman sa kanya is yung net foreign buying kasi natin last Friday, malaki siya. At ngayon, medyo good vibes yung market. So, bumabalik yung price action ni SMPH. So, malakas din siya. Siya yung isa sa mga nagdala sa market today
So meron siyang gain na 3.77%. Net foreign buy 65 million. Credit Suisse Mandarin ang buyer and then BAC LSA yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So tingnan natin yung kanyang support. Pangalawang support na yan. No? So 30, 31 yung ating support. Niretest niya kanina umaga. Tapos nag-close siya na maganda. So ngayon, kailan basagin natin itong gap dito sa 33.5 para susunod na titignan natin nasa 35 level na ulit. So anyway, kung titignan mo yung overall picture niya, maganda yung current location niya kasi parang, kumbaga parang support siya. O di, kung mahabol natin yan, maganda yung galaw niya. So meron siyang potential na mga konting upside naman. So hopefully, yan na nga yung support niya and then start ng recovery ng price action ni SMPH naman. Okay? So okay yung ating RSI breakout. Tapos, ayan, yung sinasabi natin, yung mga MACD formation natin, pag napansin mo, nag-start na siya mag-crossover sa bullish side ng ating market naman. Okay? So another winner for today, si PhilWeb natin. So maganda rin yung galaw. Ang late ng kandila, no? Pero laki pala ng galaw niya dito. Umabot siya ng gain na 6.19%, net foreign selling 100K. Call FMS ang buyer. And then, Mercantile, upcap set yung ating pinaka main seller naman. So anyway, pagdating sa chart is bullish flag formation. So kung gusto mo siyang sundan, yan, natin ilalamunan ko. So ito yung pinaka main channel ngayon ni ano ni web natin. So tapos na yung downtrend niya, meron siyang breakout, tapos maganda yung ating RSI na sa bullish side ng ating market naman. Okay? So yun lang naman nakita natin sa kanya, technical lang. Ayan, so hopefully mabasag natin over this week yung ating 6,000 para good na good yung vibes ulit natin sa market. And then magkakaalaman ulit after ng month na to, ano ba yung results ulit ng inflation ng Pilipinas, ng US, and then yung mga interest rate hikes. Pero for now, so hopefully magtuloy yung rally ng ating market for this week's trading naman. Okay, so yun lang yung ating review for today. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang guys ha. Kung gusto mo nang kasama ang mag-trade sa market, crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, ganun din sa Facebook page. Bodega Peak, check na lang po yung mga articles, ganun din sa money earners natin. So meron tayong bago dito. Ayan. So dito sa bandang baba, kasi nag-aaral tayo about sa website. Twitter, follow mo na lang. And then yung ating Patreon channel is magusto ng guide sa PSE market. So check mo na lang po yung mga nakalagay dyan. And then hopefully, magkasama tayo mag-trade dito sa ating PSE market naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.